Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Magandang araw Kuya Rolly, may ibabahagi akong kwento, at nangyari ito sa Hinatilan, Cebu. Kwento ito ni Lolo Isyong nung bata pa siya. Ang trahedya ni Jeffrey, sanggol na kinuha ng aswang sa Hinatilan, Cebu. Sa isang tahimik na baryo sa Hinatilan, Cebu, nagsimula ang kwento ni Jeffrey, isang masipag na magsasaka na ang tanging yaman ay ang kanyang asawa at ang kanilang bagong silang na sanggol. Ang kanilang maliit na kubo ay nakatayo sa gilid ng kagubatan, malayo sa kabihasnan. Ngunit napapalibutan ng kalikasan na siyang nagbibigay ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong bayan, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa atensyon ni Jeffrey. Isang mabangis at malalim na halakhak na tila nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumungaw siya sa bintana at nakita ang anino ng isang malaking nilalang sa malayo, nakatayo sa tabi ng kanilang kamalig. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang, isang nilalang na kayang magpalit anyo, kadalasan sa anyo ng isang malaking ibon o baboy, at sumisila ng sanggol sa gabi. Mabilis na bumalik si Jeffrey sa loob ng bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyayakap ang kanyang natutulog na anak. Walang sino mang makakakuha sa'yo, bulong niya, ngunit ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kaba. Umikit siya ng mahigpit, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa bubungan ng kanilang kubo. Ang tunog ng mga kuko na parang kinakaladkad sa kahoy ay dumagundong sa buong silid. Sa isang iglap, ang bubungan ay biglang napunit, at bumungad ang isang nilalang na may malalaking pakpak, malalim na mga mata, at mahahabang kuko. Bago pa makagalaw si Jeffrey, naaga ng aswang ang kanilang anak mula sa kanyang mga bisig. Isang malakas na sigaw ang nagmula kay Jeffrey habang sumasabay ang aswang sa dilim ng gabi, ang kanyang halakhak ay kumakalat sa buong baryo. Ang kanyang asawa ay nagising sa sigaw ni Jeffrey. Tumakbo sila palabas, humihingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay, ngunit wala na ang kanilang anak. Ang mga matatanda sa bayan ay nagsabi na hindi na mababawi ang sanggol, dahil ang mga aswang ay kilalang kilala sa pagkuha ng mga inosenteng kaluluwa. Ang buong baryo ay naging balot ng takot, bawat pamilya ay nagsimulang magbantay, inilalagay ang bawang at asin sa kanilang pintuan, umaasang makaiwas sa nilalang na lumulusog tuwing gabi. Ngunit si Jeffrey, puno ng galit at lungkot, ay hindi sumuko. Sa loob ng maraming linggo, naghanap siya ng sagot. Kinausap niya ang mga albularyo at mga matatandang mangkukulam, at sa wakas, natuklasan niya ang lihim na kuta ng mga aswang sa loob ng kagubatan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, armado ng mga talisman at kutsilyong binendisyonan, pumasok si Jeffrey sa kagubatan. Ang mga sanga ay tila lumalapit, at ang mga anino ng mga puno ay parang buhay. Ngunit walang takot sa kanyang puso, ang tanging layunin niya ay mabawi ang kanyang anak. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, nakita niya ang isang maliit na kuweba. Mula sa loob nito ay naririnig niya ang maliliit na iyak ng mga sanggol, mga nawawalang sanggol mula sa iba't ibang nayon. Nakita niya rin ang aswang, nakatayo sa isang sulok, nagmamasid, tila nag-aabang ng bagong biktima. Mabilis na kumilos si Jeffrey, gamit ang kanyang kutsilyo, tinaga niya ang nilalang. Isang malakas na alulong ang narinig, ngunit hindi ito sapat upang talunin ang aswang. Tumakbo si Jeffrey palabas ng kuweba, bitbit ang ilan sa mga sanggol na kanyang nailigtas.
Ngunit ang kanyang sariling anak ay hindi niya nahanap. Ang kwento ni Jeffrey ay nanatiling isa sa pinakakilabot na alamat ng hinatilan. Hanggang ngayon, ang mga tao sa hinatilan ay naniniwala na tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ang aswang ay patuloy na lumilibot sa kanilang bayan. Ang mga sanggol ay patuloy na nawawala, at ang alaala ng anak ni Jeffrey ay isang paalala na ang aswang. Si Jeffrey, nung kinuha ang kanyang anak, may galit na siya sa aswang at gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak. Ngunit isang gabi, habang siya'y pauwi galing sa pangangahoy sa gubat, nakatagpo niyang muli ang aswang ang mabangis na aswang. Madilim na noon, at tanging ang liwanag ng buwan ang kanyang gabay pauwi. Nang bigla, narinig ni Jeffrey ang mga kaluskaw sa mga dahon, mga hakbang na mabilis at mabigat. Bigla siyang natigilan, ngunit bago pa man siya makatakbo, sumulpot mula sa mga anino ang aswang, isang nilalang na may mahabang matutulis na kuko, pula ang mga mata, at tila walang hanggan ang gutom sa dugo. Agad siyang inatake nito, bagaman sanay si Jeffrey sa pagharap sa mga hayop sa kagubatan, ibang-iba ang halimaw na ito. Ang bilis ng galaw ng aswang ay hindi kayang sabayan ng kanyang mga mata. Pinilit niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang dala niyang itak, ngunit sa bawat galaw niya, tila mas tumitindi ang aswang. Isang malalim na sugat ang kanyang natamo sa kanyang likod at balikat bago siya nakatakas. Sa kabutihang palad, nakatakbo siya papalayo at nakahanap ng tagwan hanggang sa makalayo na sa mapanganib na nilalang. Sa pag-uwi ni Jeffrey, duguan at sugatan, alam niyang hindi yun ang huling beses na magkikita sila ng aswang. Ngunit higit pa roon, napagtanto niya ang katotohanan ng mga kwento tungkol sa mga sanggol na nawawala, isa itong gutom na halimaw, nag-aabang ng kanyang biktima sa dilim. Matapos ang unang pagharap, alam ni Jeffrey na hindi na siya pwedeng umasa sa swerte lamang. Kailangan niyang harapin ang aswang at tapusin ang pang-aalipusto nito sa kanilang bayan. Pinaghanda niya ang kanyang sarili, kumuha ng mga matandang ritual mula sa mga matatanda sa nayon, at nagsanay sa paggamit ng mga matatalas na armas, isang itak na binabad sa langis ng nyog at asin, na pinaniniwala ang mabisang panlaban sa mga aswang. Isang gabi, habang abala ang lahat sa pagtulog, bumalik ang aswang. Muli itong dumapo sa kanilang nayon, naghanap ng bagong biktima, isang sanggol na kapapanganak pa lamang ng kanyang kapitbahay. Ngunit hindi na ito nagtagumpay. Habang naglilibot si Jeffrey, narinig niya ang pamilyar na kalusko sa ilalim ng punong kahoy. Ang aswang ay naroon muli, matalim ang mga mata at nakatutok sa bahay ng kanyang kapitbahay. Sa kanyang galit, mabilis niyang hinanda ang kanyang itak at umatake. Hindi na ito katulad ng una nilang laban, dahil ngayon, alam na ni Jeff ang kahinaan ng halimaw. Agad silang nagkasagupa, tumitindi ang galaw ng aswang, ngunit sa bawat hakbang nito ay handa si Jeffrey. Tinadtad niya ng itak ang aswang, at sa wakas, napuruhan ito sa kanyang leeg. Nang tumama ang itak sa balat ng aswang, may narinig siyang nakakakilabot na hiyaw mula dito, isang sigaw ng pagkatalo. Nahulog ang katawan ng aswang, at sa harap ni Jeffrey, unti-unting bumagsak ang halimaw. Nawala ang apoy sa mga mata nito, at sa wakas, bumalik ang katahimikan ng gabi. Sa pagkamatay ng aswang, tila hamupa ang takot na bumabalot sa kanilang nayon. Ang mga pamilya, lalo na ang mga may bagong silang na sanggol, ay muling nakahinga ng maluwag. Ngunit alam ni Jeffrey na kahit na napatay na ang halimaw na ito, marami pang mga nilalang sa dilim ang nag-aabang. Sa tuwing naririnig ang kwento ni Jeffrey, ipinapaalala sa lahat na hindi lamang mga alamat ang mga kwentong ito, ito'y mga babala sa mga hindi naniniwala sa mga nilalang na gumagala sa gabi. Magandang araw Kuya Rolly, ako si Jose 58 anyos at taga Hinatilan. Dito sa Hinatilan kilala ang lugar na maraming mga aswang at umpisan ko na ang kwento. Sa isang tahimik na baryo sa Hinatilan, Cebu, kumakalat ang balita tungkol sa aswang na nagdudulot ng takot sa buong komunidad. Halos gabi-gabi, may mga sanggol na nawawala sa gitna ng dilim, kinukuha raw ng halimaw na ito para kainin. Ang mga tao'y takot na takot, lalo na't walang sino man ang makakita kung paano at kailan kumikilos ang nilalang na ito.
Si Ray, isang kilalang magsasaka sa baryo, ay nagpa siyang iligtas ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay malapit ng manganak, at labis ang takot niya para sa magiging anak nila. Naging abala si Ray sa paghahanap ng proteksyon, mga pangontra, mga panalangin, ngunit walang sapat na nakakapawi ng kanyang pangamba. Isang gabi, habang payapang natutulog ang kanyang pamilya, biglang nagising si Ray sa tunog ng malakas na hangin. Ngunit kakaiba ito, hindi hangin ng bagyo, kundi tila isang mabigat na presensya ang nagpalibot sa kanilang bahay. Humakbang siya palabas ng bahay, dala ang kanyang itak. Sa kanyang paningin, may nakita siyang isang matangkad, payat ngunit malakas na nilalang, ang aswang na bumabalot ng kadiliman sa paligid. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap sa dilim, at ang pakpak nito'y napakalaki, nakakasindak. Dumiretso ang halimaw sa direksyon ng kanilang bahay, tila naaakit sa amoy ng bagong silang na sanggol ng kapitbahay. Hinaranggan ni Ray ang daraanan ng aswang, at doon nagsimula ang kanilang malupit na labanan. Ang bilis ng kilos ng nilalang ay hindi mapantayan, ngunit nagawa ni Ray na makaiwas sa unang atake. Habang tumatagal ang laban, nakatanggap si Ray ng maraming sugat mula sa matutulis na kuko ng aswang. Bawat hakbang ng nilalang ay parang nagdudulot ng panginginig sa lupa, at ang pakpak nito'y tila nagdudulot ng mga anino sa paligid. Pero hindi sumuko si Ray. Nagawa niyang tamaan ang aswang ng itak, ngunit tila hindi ito sapat upang mapatay ang halimaw. Sa halip, lalo itong nagalit. Sa isang huling tangka ng aswang na sakmalin siya, nagawa ni Ray na mag-isip ng mabilis. Binuhusan niya ng asin ang itak at tinaga ang likod ng aswang, at bigla itong sumigaw ng malakas, isang tunog na parang nagmumula sa impyerno. Tumilapo ng halimaw palayo at mabilis na lumipad papunta sa kakahuyan. Nakawala si Ray, duguan ngunit buhay. Kinabukasan, ikinwento ni Ray sa buong baryo ang nangyari. Nagtulungan ang mga residente, naglagay ng mga pangontra sa paligid ng kanilang mga bahay, at nagsimulang magbantay tuwing gabi. Ngunit kahit nakaligtas si Ray, alam niyang hindi iyon ang huling pagkikita nila ng aswang. Ang takot ay hindi pa natatapos, ang halimaw ay patuloy pa ring nag-aabang sa dilim, naghahanap ng susunod na biktima. Iyan ang kwento ni Ray at ang kanyang matinding laban sa aswang ng hinatilan, isang kwentong nagpapaalala sa lahat na hindi tayo ligtas sa mga nilalang ng gabi, at minsan, ang tunay na halimaw ay hindi natin nakikita hanggang huli na ang lahat. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta. Thank you.